ang kapangyarihan at ang kapurihan magpa sa walang hanggan. Alawis Corpus, dakilang Diyos at aming Anak, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy-patuloy niyo po sa aming ipinagkakaloob. Higit po sa lahat sa iyong gabay at patnubay at pag-asa sa buhay na walang hanggan na patuloy na sa amin ay iyong ipinagkakaloob. Ang aming sabutiling na mag-iskokus ay nawa sa araw nito ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa paghahandog nito sa iyong kapurihan ng iyong pangalan na kung paano na tinanggap ng bawat isa ay maging karapat-dapat din at taglayin ng bawat isa sa amin ang iyong kalinisan, ang iyong kabanalan at ang iyong pinagkaloob, batas panlinis at pitonghatod na way may pakita ng bawat isa sa amin ang katuparan ng lahat nito. Amang Iskopus, bakit mo ang bawat nasa puso at nasa isip ng bawat isa sa amin. Anman po ang mga alinangan o anman po ang mga bumabagabag sa isipan ng bawat isa, kunin mo po ang mga Iskopus sa mga oras nito. Kung sa ganon, ang lahat ng iyong ipagkakaloob sa hapong ito ay lubos na makanggap at maunawaan ng bawat isa sa amin at tuloy nga magpatuloy sa daang iyong inyuan. Aming isinasama mga kapag yung dito sa lugar ito ang mga Iskopus na patuloy mong pangkagin at gagawin nilang bawat isa. Nalawaya, ilapit po ang mga kapatid na dito ay aming makakasama sa pagpuri at pagkakila sa iyong bagong Panginoon. Aming din pong inyadalangin ang mga Iskopus ang mga kapatid namin na mga namayakan. Tulad ni Atty. Tomas Balesteros, si Jose Molina, saan po sila naroon ng mga Iskopus na may kamtang nila ang sangguling nakapalapaan. At kung ano man po ang mga naging pagkukulang ng bawat isa ng Iskopus, sa pagitan ng bawat pagsamo ng bawat isa sa amin, ay naway mapatawad po sila sa lahat ng kanilang mga naging kakulangan nung sila'y nagbibuhay pa sa ibago ng sanggitang ito. At tuloy na sila'y mapabilang sa iyong luluhatiin pagdating ng araw ng iyong paghahapon. Kaya po ama, sa hapon po ito, inihingi po namin ang iyong pagkasi at pagkatay ng iyong Espiritu ang Iskopus sa lahat ng iyong pagkakalob sa magitan ng banal na kasulatan ng Ebanghelyo sa hapon ito ay nawa ay maunawa ang banal at madama sa puso ng bawat isa paano mo patuloy na pinapahalagahan ang bawat isa sa amin at patuloy na minamahal. Ang lahat pong ito'y dalangin ay nasa Kristo na ang Panginoon at ang iyong banal na pangalan Iskopus Kalis Ibisa ngayon at magpasawa ng panggal. Pagkakalala ng Diyos at si Pupo ang pasari sa malinsangan at pabiyayang hapon sa ating lahat mga nang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 
kasama ang ating nararamdaman ngayon sa mga oras na ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nararamdaman natin ang alinsangan dulot ng init ng araw, mayroon medyo kapot na, ay bahagi yan ang ating pakitiis. At sa bawat pakitiis ay sadyang nagkakaroon ng tinatawag na bunga ang lahat ng ito kung lalo natin iintindihin at unawain ang lahat ng itinuturo ng Diyos na siya mag-focus sa bawat isa sa atin na kung paano ang lahat ng kanyang mga kinuran at uminika sampo ng kanyang mga apostol at mga lingkod ay sinulat upang sa atin naman ngayon na mga tinawag sa uling panahon ay maniwala ang tawag nito yung
Hindi po, yung sumangiwa sa aking isipan, naman, sa mangilan. Oo, manangiwa sa aking isipan ang mga salitang magbibigay din ng inspirasyon at lakas sa bawat sasakin, paano pa natin lalo na pagsisikapan ang lahat ng ito sa kabila ng lahat ng dinaranas ng bawat isa na kanyang mga tinawag sa uling panunutan. Kaya naman, hayaan niyong halimin tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga aral na nakala sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Galacia. Ganito po ang nakasulat sa Kapitulo ay 5, talata ay 16 hanggang 26. Ang Espiritu Santo at kalikasan ng tao. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyo pagbubay sa inyong buhay at huwag niyong susundin ang kita ng laman. Sapagkat ang mga kita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga kita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya, hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautosan. Hindi may kakaila ang gawa ng laman. Pangangalog niya, karimari-maring na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugbo, kasakiman, pagpagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, pagdalasin, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi katanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagtitigil sa sarili. Walang utos na laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao. Kasama ang masamang kita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at maingitin. Purihin ang Diyos na nangyayari. Ang Espiritu Santo at kalikasan ng tao. Mga minamahal, mga kapatid, kung paano winika ng ating kapatid Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ang lahat ng ito, sa atin naman ay binasa sa hapon ito upang lubos nating maunawaan ang mga bagay-bagay na namumuhay na ayon sa Espiritu at namumuhay pa ayon sa laman. Tayo ba'y nasa laman pa? Yes, bilang tayo ay buhay pa, nasa laman pa kayo. Ngayon, bilang tayo ba'y nasa laman? Nararamdaman pa ba natin ang ilang mga nabanggit sa ating katawan? Bilang tayo, bagamat tayo sinasabi natin, tumanggap na kay Amang Iskopos. Ating pa bang nagagawa at nararamdaman ang ilang mga bagay na maaari pang ipagkasala ng bawat isa sa atin? Nararamdaman na natin at naiisip pa ang ilang mga bagay? Yes. Hindi tayo pwedeng magsinungaling, mga minamahal na kapatid. Bilang tayo tao na nasa katawang ng Panginoon, ang lahat ng kahinaan ng laman ay nananatili dito. Pero ano ang papatay sa lahat ng uri at dinanasa ng katawang lamang dito ng bawat isa sa akin? Ano ang papatay?
Ano papatay? Ang salita ng Diyos. Sapagkat kung paano sinasabi nga, ang Diyos ay Espiritu at siyang gawin natin patnubay sa ating buhay, siya ang iskopos tinanggap na natin. Amen? At bilang siya ay Espiritu, ano ang siyang ibinibigay at itinagkakalog niya sa bawat isa na kanya na sa kanya ay tumanggap? Hindi man ang kanyang mga aral, ang kanyang mga salita, ang kanyang patuloy na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Bilang siya ay Espiritu, ito yung salita niya, ang Espiritu, na siyang dapat manahan at may mamuhay sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Diba? Sabi nga, ang nagsasabi na nanatili siya kay Kristo ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesus na ating Panginoon. Eh, ibig sabihin, kung tayo nanatili sa kanya, kung paano namuhay ang Panginoon sa Kristo, ipinakita niya ang isang tagumpay, kung paano niya nilabanan ang lahat sa pamagitan ng pagsunod at kung paano sa pamagitan ng hirap, sakit at pagtiis, ay napagtagumpayan ng aking Panginoon sa Kristo ang lahat ng bagay at ito ang kanyang ipinakita at siyang dapat panularan ng bawat isa sa atin. Sapagkat isipin natin mabuti, mga minamahal na kapatid. Kung sadyang tinanggap natin siya mga iskopo sa buhay na ito, dapat ang bawat isa sa atin ay hindi na ika nga ay nagahari sa kanyang sarili ang mga bagay-bagay na napag-hip. Dito ba? Kapag sabi nga dito, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ang ano niya, kalimari-mari na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, panitulungho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, at walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito ay binabalaan kayo tulad noong una. Dito, ang mga sa mga nabanggit na ito na gawain ng laman. Kasama ba dito yung drugs? Kasama ba dito yung drugs? Wala tayo sinasabing drugs, pero sinasabi ko ito na mga kapatid na at iba pang tulad nito. So ito yung mga iba pang kinagigiliwan at ginagawa ng tao na kung saan sila ay nagiging masaya. Ito po ay kasama din sa binabanggit na hindi dapat na gawin ng isang taong namumuhay ayon sa gabay at buhay ng Espiritu. Sa pagbilang tayo mga tumanggap sa kanya, ang dapat nang makita sa bawat isa na kinakasiyan na ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan. Puro letter K po ito, mga minamara ko yun. No? Pero yung nga po na ipag-ibig, ganito ko sunod, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Tapos nga ang pamilya ng mga pag-uugali sa pamilya. Nasa atin na pag-uugali ba? Nasa atin na po bang lahat ang mga bagay na ito na sila nanabanggit mga minamahal na kapatid? Nasa atin na ba? Nasabi ko, Diyos eh. Wala pa? Pero hindi naman po tali wala pa. Diba? May mga bagay na tayong nagagawa dahil tayo po yung nasa proseso ng pagsunod o pagsisika. Upang ang mga bagay na nabanggit ay hindi na ito manatili sa bawat isa sa atin. Sa pagitan ng aking pakikipag-isa, sa mga oras nito ay nakikipag-isa. Nakikinig ng kanyang mga aral at salita, bahagihan ng pakikipag-isa. At ibig sa lahat, mas lalo natin may papakita ang isang pakikipag-isa kung tayo mismo ay sadyang nagsisikap ng gumagawa ng mga bagay na nabanggit na kung paano ito na ang dapat siyang maghari sa bawat isa sa akin bilang kanyang mga tinawag sa uling panahon ito. Kaya malaki ang mga bagay na inaasahan ng Diyos na siya mag-scope ko sa bawat isa sa akin na kanyang tinawag na siyang dapat may pakita at magawa ng bawat isa sa akin. Pero ang tanong, kaya ba natin, mga kapatid? May magagawa po ba tayo? May magagawa po ba tayo? Meron.
ibig sabihin wala kayong magagawa. Bagamat alam nyo at alam natin lahat ang bawat kapasidad ng bawat sakit, alam din natin kung ano mga pag-uugali at kung ano yung mga bagay na mabubuti rin na nasa sa atin. Ngayon, hindi ang mga pangit at hindi maganda na mga nabanggit ang nais makita na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kundi, tulad lang na sinabi nga ng aral ng ating nena, aking isa sa mga ministro kanina, na dapat ay nag-level up na ang bawat isa sa atin. Dapat ay may pakita na ang isang pagpapago. Bilang tayo kung sino tayo nakilala ng mga nakilala natin, kapitbahay o sino man, dapat kung nalalaman at nababagid nila na tayo ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan bilang siya mag-focus na siya ang ating pinakikilala, so malaki yung ating pinatawag na obligasyon na may pakita kung ano yung marapat sa pagsamba natin sa Espiritu. Dahil kung sinasabi na natin sumasamba tayo sa Espiritu, pero hindi naman natin na ipapakita sa pamagitan ng gawa ang lahat ng ating mga sinasabi, baliwala ang lahat ng ito. Para bagang tulad ng ibang sinasabi ng ilan na halos pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Bakit nila sinasabi pare-pareho lang? Halos pareho lang naman eh. At sinasabi na lang ibang pareho lang din naman yung Diyos na sinasamba yung isa. Pero ngayon sinasabi natin magkaiba. Oo, noong Diyos yung ating sinasamba ngayon. Pero yung noon, bagamat alam natin Diyos, pero hindi natin lubos na nakikilala kung sino yung ating sinasamba noon bilang Diyos. Sapagat nakilala lamang natin siya sa pamagitan ng kita ay pangalan, pero yung ang kabuuan kung sino siya at ano yung itinuturo sa atin, hindi naging mahalaga sa bawat sa atin. Ito yung alam natin. Sapagat ang alam lang natin sa Diyos ng mga panahon na tayo yung sinasabi natin naniniwala at nananampalataya sa kanya ay kung oras ng pangailangan tayo ay tatawa. Sa oras ng kagipitan, tayo ay mga tumatawag sa kanya. Sa oras ng kumain ay karamdaman, tayo ay tumatawag sa Diyos. Pero kapag wala ang mga bagay nito, mas marami sa atin ay hindi na ano, tumatawag sa Diyos. Kaya sa panong ito, ngayon ay maintindihan at naunawaan natin na sa Diyos, kung paano tayo makikipag-ugnayan sa Kanya, sa salita at sa gawa, ay sa pamamagitan ng araw-araw natin pamumuhay. Na kung paano sa pagkising pa lang natin sa umaga, sabi nga, ay isang pagpapalangan ay binibigay niya sa bawat sa atin, at kung paano tayo magpapasalamat sa Kanya sa lahat, sa buhay, ay binibigay niya sa pagkagising natin sa umaga, at andun yung kung paano tayo hihingi ng gabay at pamamatnubay sa Kanya sa buong maghapon na sana may sakato para natin. Ang lahat ng ating mga narinig sa buong maghapon ito ay may sakato para natin ang hinihingi ng mga aral na ating pinagbuhas sa Diyos. Sapagkat hindi natin pwedeng ika nga ay pasimulinan ng isang katotohanan na dapat ito ang siyang maipakita ng isang anak na kanyang mga tinawag sa huling panahon ito. Kaya sabi nga ito sa kapitulo 6, talata ay 7 ay ganito ang sinasabi. Huwag niyong binangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di magagaya nilaman. Kung ano ang inyasip ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So, dito ba sa atin, meron bang mga magsasaka? Dito, meron magsasaka dito. Sa lugar dito, meron na natin magsasaka. Pero tayo ay mahilig tulad din sa tinatawag na magsasaka. Na ibig sabihin, kailangan din tayong magtanim ngayon sa panahon ito. Ano yung tatanim natin? Ano yung tatanim natin? Ang kabutihan sa pamagitan mismo ng ating kapwa-tao. Sapagkat, kung hindi tayo marunong magtanim, wala tayong ano? Aanihin. Kaya, yung mga magbubukid, dahil mga kapatiduran natin, dapat pasalaman natin kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo kumakain ng bigas at mga pagkain na kinakain natin. Ngayon naman, sa ating sarili, bilang tayo'y mananampataya ng Diyos o tinawag ng Diyos at binigyan ng pagkakataon, ay kinakailangan din naman tayo magtanim. Ano yung itatanim natin? Ang bawat kabutihan sa pamagitan ng ating kapwa-tao. Dahil doon natin mismo may papakita ang isang paglilingkod sa Diyos na buhay na sinawag natin
sa kanyang pangalan bilang iskopos na siyang sa atin ay nagpapakilala. Na kung paano tayo ay kinakailangan mag-ipon, sabi na ng Diyos, sa mga iskopos ng kayamanan na di nabubulok. Kaya kinakailangan na tayo magsikap pare-pareho dahil doon nakabase ang ating kaligtasan at magiging buhay sa darating. No? Kung dito sa lupa, natutunan natin tayo magsikap sa lahat ng bagay. Hanggang patuloy nag-aaral at patuloy nagpapakasipag sa paghahanap buhay. Yung iba naman nag-aaral, pag-aaral, magpagtapos, maghanap buhay ng maayos. Yung iba naman sa iba't ibang pamaraan, nagsisikap para mabuhay. Ito katawang naman na siyang laging, ang laging kailangan na yan, magkain. Sige ba? Lahat ng mga bagay na kailangan na ito at pinagsisikapan ng bawat isa sa akin. Ngayon, dumating siya mga iskopos. Hindi kanya, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa pagkita ng salita, nagagaling sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lamang ang mga bagay na dito sa ibang mga salikutan ang kailangan natin. Kundi, hindi sa lahat, ang karunungan kalamag tungkol sa Diyos ang dapat nating mapatid at maunawaan at siya ngayong aking pagsikapan na ito'y matamo ang mga bagay na itinuturo sa akin ng Diyos na si Amang Iskopos. Dahil kung wala kayong pagsisikap at wala tayong gagawin at mamumuhay kayo tulad pa rin ng dati. Kung tayo may pamilya, may mga anak, kung anong ginagawa natin, ganoon lang din ang pamamana ng natin sa ating mga anak. Pero ngayon, kung tayo sa ating pagkakaroon ng pag-ibig, mga anak, ay kung ano ginagawa natin at kung paano tayo nagsisikap na makasunod, mabago ang takbo ng ating pamumuhay, kung paano tayo lalo pang ikaw na ay buwain sa gina, sa kanyang iskopos, ay siya din naman ipamamana at ituturo natin sa ating mga anak. Dahil sabi nga, kung ano ang itinanim, ay siya rin naman aanihin. So sa mga tit, ang sinasabi ito, ang nagsisikap ng mga bagay, upong sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap ng mga bagay, upong sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao, kapag inamag mo, at sinabi mo kung gusto ba ng buhay na walang hanggan, ang sagot ay, siyempre naman. Diba? Tayo, sa inyong sarili sa mga oras na ito, sadya ka bang pangarap nyo at gusto nyo na magkaroon at magkarit ng buhay na walang hanggan? Sa mga kapataan na dito, talaga bang gusto nyo, nag-i-speak ba yung ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Gusto nyo ba talaga itong makamit? Ha? Mga kapataan? Kasi, alam ko na sa takbo ng kaisipan at damdamin ng kapataan ngayon, marami ang mga naglalagupasan ng mga kaisipan. Hindi pa sa mga total ito, hindi mo sa inyo yung talagang yung pagkatuto. Kasi andyan pa rin yung pagiging mapagtuklas nyo sa lahat ng bagay na pwede nyo marating at maranasan pa sa buhay. Pero kung sa diyang tinanaw, unawaan nyo na ang aking pong tinanggap sa inyong pagkito, napakakalad nyo. Pero kung kayo ay maaagaw pa ng mga bagay na nandito sa sanlibutan at ito ang iisipin yung yaman at dapat talaga nagagaya po kayo. Bakit? Marami na mga kapatid. Sabagat ang lahat ng nakikita ng mata na umaagaw sa ating pansin, yan po ay nagpapatagal lamang para ikaw ay lalong isa lang, imbis na madali sana ang lahat upang tayo makatupad at matangkat ang nangyayari. Kumatagal ang panahon, pero sinasabi naman siya, palapit ang palapit. At hindi nyo mamalayan kung kayo ay maaakit ng mga bagay na nandiyan sa likutan ito. Kawawa ang sino man sa akin. So sana ay magkaroon ng tinatawag na pagkatuto at pagnarasang ang bawat isa sa atin ay sadyang ilay mga ngarap na tayo po ay makatupad, makasunod, at magampanan ang lahat ng minimika ng mga Scopus. Lalo na, ang batas na binis na siya pinagkaloob ng mga Scopus. Sabi nga niya, kahit hindi mo nabasahin ang banal na kasulatan, kung ito
ay lagi mo nga naaalala, maalalayo ka sa pagkakasala. At lalo na ang itong handog na siyang dapat maghari sa katauhan ng bawang sasakit, napakapalad natin. Kung ito ay nagagamit natin sa araw-araw, ito ang siyang namamayani sa ating mga katauhan. Sapagkat ang Diyos, gusto niya sa atin ngayon, habang tayo po ay nandito pa sa ibabaw ng sandilutan ito, ay tayo o sa pamagitan ng bawat sasakin ay makaakay tayo sa pamagitan ng ating mga pagsisikap, lalo-lalo na sa pagbibigay natin ng isang magandang halimbawa. Paano nga ba tatawagin bilang isang anak ng Diyos? Kaya sabi ko, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aaling kung hindi tayo magsasawa. Nakakasawa po ba ang gawa ng mabuti? Nakakasawa ba? O maaari bang pagsawa ng tao ang paggawa ng mabuti? Maaari, di ba? May mga nagsasawa isa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Depende sa mga nangyayari po kasi hindi po ba. May mga tao kasi laging buhas palad, dumarating yung araw, nagiging sawing palad. Buhas palad yan, pero nagiging sawing palad. Bakit? Sa pagkakagalan ng kanyang pagtulong, naubos yung lahat na nasa kanya, yun, nagiging sawing palad, nag-relax siya. Di ba? Kaya tinawag siya sawing palad. Bakit? Lahat na nasa kanya, naibigay niya na. Nung siya nangailangan, wala na lang makita na ay tumulong sa kanya. Pero kung tayo may ganun, mangyayari ang nangyayari sa atin, pero kinalingan tayo ng Diyos. Dumating ang Diyos sa buhay natin, nakilala natin siya. Napakapalad natin. Sapagkat maunawa natin na ang pagsatang pagtulong ay hindi dapat pinagsasawaan. Dahil ito ang siyang pinakita ng limbawa ng Diyos na siya magsukapo sa bawat isa sa atin. Dahil pinibigin mo, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kung tayo may nasasaktan sa kabila ng tayo tumutulong at gumagawa ng mabuti. Tayo ay ang ginaganti sa akin ay maaaring panalangin, pangungutsapa o hindi kaya ay nahatulog pa tayo sa mga bagay na ginagawa namin, pinagkakawalan tayo, makalag po kayo. Sa pagkatulog ng Panginoon sa Kristo, ang lahat ng ito ay dinalas din ang ating Panginoong Heso Kristo. At hindi niya iinigil ang lahat ng ito na ginagawa niya. Dito ba? Hindi siya nanawa. Maging hanggang sa namatay po siya ay sa dagi pinakita niya. Hanggang sa ligid na lang kanyang hininga ay hindi kanya ang mga katala na patuloy siyang pinakita niya kung paano pa rin siya nagpapalag at nagmamahal sa bawat sa iba. Unang-unahan na ang paghinilang tawad. Ama ko, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang aming pinagawa. So tayo man, kung ano man naging bunga at ginanti sa atin sa lahat ng bagay na ating ginawa sa ating kapwa ay tinuturuan tayo ng mag-iskopos kung papaatin naman na magpatawad at tumanggap kung anuman ang idinulot ng lahat ng ating ginawa at siya mag-iskopos na lamang mga minamahal ng kapatid. Ang siyang bahalang gumanti sa bawat sasakin sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Alam niya ang lahat ng nangyayari at nagaganap at kung ano na ginagawa natin at kinasisikapan natin. Ang ina niya mag-iskopos, huwag tayong magsasawa. Ang sa ganon, ano man ang mangyari sa ina niya mag-iskopos, ay laging ang Diyos na nandiyan na siyang hindi mag-iiwan, hindi tayo pababayaan, at patuloy na tayo ay kanyang iingatan sa namang oras at sa sandali. Kaya sa buhay natin ito, mga minamahal na kapatid, ay sarap na tayo po ay meron ng Diyos na nakilala ng lubos sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba? Sapagat, ay sarap na kung papaano meron tayong lagi mga paharan, mga salita na patuloy na nananaliwa sa ating pong kaisipan. Sapagat alam natin lahat na kapag ang isang tao, walang narinig, walang alam at bakit tungkol sa kanyang mga salita, ay mas madaling agawin ang kanyang pansin at mas madaling siyang magkasala. Di ko ba? Nasubukan niyo bang magbakasyon sama? Nasubukan niyo bang magbakasyon sama? Ano ibig sabihin ng bakasyon? Yung hindi kayo nagsimba, yung wala kayong mga narinig, malayo kayo. O halimbawa, nasa abroad,
Hindi kaya, talagang yung iba, nag-iwalim lang muna dahil hahanapin lang daw muna ang kanyang sarili. Eh, mga ganyang tao, ang ginagawa. So, paano nga ba hahanapin ang iyong sarili? Kasi nasabi lang nila na ganyan ang ginagawa ko. Dahil sila ay punong-puno ng kabibuan, punong-puno ng mga tinatawag na kawalan at mga bagay na inaasagsagoy na hindi nangyayari. Kaya minsan nangyayari na parang imbis na nabutulang sa nila na lumaki sa Diyos, pero ang nangyayari sa ilang, sila ay lumay sa Diyos. Di ba ganyan mga nangyayari sa iba, mga minamalang kapit? Hindi nila nakakayanan ang lahat ng papaano sila ay sinusubok ng Diyos. Kaya sa akin lahat, kung sinasabi nyo na kailangan kayong magbakasyon muna, lumayo muna, pangit po yun, gagawin nyo na mga minamalang kapit. Mas maganda na kung ang gagawin na lang po natin sa kabila ng misan, sa hirap, kabiguan at nasabi ng dumalating sa akin, hindi solusyon yung paglayo o pagbabakasyon. Hindi solusyon yun. No. Yung iba, nagbabakasyon sa Boracay. Nagbabakasyon sa Boracay. Para medyo sabi na, nagpapakasyon na, hindi po ganun dapat ang ginagawa. Dapat, tulad ng mga ginagawa ang nasabi na, ng mga mayaman, diba? Na may pera. Diba ang ginagawa, na-out of the country. Pero alam nyo, hindi man tayo itanay, hindi dapat gano'n ang siyang ginagawa ng pinansado. Sa panahon ito, may sinalang ang buhay. Hindi dapat paginhawaan, kasiyahan ang hahanapin natin sa panahon ito. Diba? Hindi dapat yun ang mga pangarap sa ating mga pinapangarap sa buhay nito. Bagamat may mga bagay din na ibinibigay ang Diyos para sa atin upang bigyan tayo ng kasiyahan kay ganyan. Pero mas maganda, kasama pa rin natin siya ng Scopus. Diba? Pwede naman punutan ng Cebu. Pagod kay Sister Lucina. Diba siya sa Cita, kasi mo yan. Pwede magbakaso ng Cebu. Pero dapat double purpose. Diba? Double purpose. Mamamay sa nasa ito sa kanyang mga kapag-anak. Pero meron siyang isang purpose. Ano nga gawin mo? May isa mo na kami, Sister. Diba? Ipakilala natin doon na tayo maghayag po. Ipakilala namin siya ng Scopus. Pero dapat yung mga ginagawa natin pagbabakasyon, hindi yung bakasyon ay walang puro nga ginawa na mga sana naman ganito, magpakasaya naman tayo, hindi naman puro ba ang ginagawa natin. Hindi dapat na gano'n. Dapat may mga purpose din na hindi natin piniiwan si Amang Iskopus. Hindi nyo namamalayan kapag kayo nahiralis na gano'ng ginagawa na kasiyang panglaman, hindi nyo namamalayan. Nalalayo na pala kayo kayo ng Scopus. Ito na. Kasi yung iba, puro bakasyon ang gusto. Puro lang tayo, ganito lang ginagawa natin. Pero alam mo, hindi dapat ganun ang iniisip natin. Laging ang dream yung purpose natin na si Ama, saan lang tayo kumaroon, saan lang tayo alam mo ng ginagawa natin, iniisip natin lagi na ako natin si Ama ay napaglilingkuran tayo. Andun lang, sabihin na natin na nasisiyan tayo, pero mas nasisiyan pa tayo lalo kung si Amang Iskopus sa buhay natin ay naipapakilala natin sa lahat sa mga tayo pumunta, sa mga tayo dumako, ay nandoon na ang ating misyon ay hindi natin nakakalimutan. Kaya yan yung sinasabi na kung paano sa ating ginagawa sa mga minamang mga kapatid na ang Espiritu ang gawin yung patnubay sa inyong buhay at huwag niyong susundin ang pita ng laman. Dahil kung katulad ng ginagawa natin ito, no, ay pagsasawaan natin. Sige, sabihin natin, wala tayo ngayon dito. Ano kaya ang ginagawa niyo? Ano kaya ang ginagawa niyo? Kapakipakilabang ba ang maaari niyong magawa kung sakaling ngayon lalo hindi tayo araw ng Linggo na marapag tayo ay nandoon nasa kanyang harapan at tayo nakikinig sa kanya. Hindi nagiging kapakipakilabang sa parang tayo ang hahanapin natin, kahuntahan natin, kasama natin sa mga gawain pakasanglibutan. At tandaan nyo, sa mga gawain pakasanglibutan, marami kayong pwedeng makasama. Kahit hindi nyo kakilala, hindi nyo kamag-anak, hindi nyo kaibigan, pwede nyo maging kaibigan, pwede nyo maging kagamit. Pero pagdating sa Diyos, pili lang ang pwede nating
makasama. Dinandam ang pwede namin makasama. Ang sinasabi ko, mga minamahal na kapatid, at magtatagumpay tayo sa lahat ng hangarin at dalakin natin. Basta hindi natin sa amin na iniiwan si Amang Iskopo at hindi natin sa amin ang kalimutan. Kasi yung iba, minsan kaya ba hindi nagtatagumpay sa lahat ng kanyang mga binabalak at pinapakarap kasi ang Diyos wala sa kanyang pangarap. Puro pang sarili lamang. Yan ang kasangkatotohanan. Ngayon tayo po ay nasama na at ibinibigay niya sa atin ang kanyang magkasi at paggabay sa pamagitan ng kanyang mga aral at salita at kuminsan andyan at nararanasan natin na kung paano pa tayo ay isa-isa na kinasausap. Hindi po ba? Binibigay ang babala, binibigay ang paalala, ganyan po tayo ikaw na ay iningatan ng mga iskopos. At ito ang isang napakagandang bagay na nangyayari sa bawat sa atin sa panahon ito sa kaya ng bahan natin sa Espiritu. Na talagang Diyos, yung aming nakakausap at talagang siya'y nandito na at kasama natin. Maging ang mga anghel na kanyang kasamang bumaba upang gabayan tayo sa pagpapalaganap ng Ministerio Pilong ng Magiskopos, ang kanyang pangalan ay ating pong may pakidala sa lahat ng tao. Kaya nandyan sa iba't ibang pamaraan ang ginagawa ng iba't ibang mga kapatid. Meron na tayong mga live streaming, live YouTube, ay ating pong may papahayag na ang pangalan ng Ama at ang kanyang mga aral at salita ay naipababatid at kung paano ang nawasan ng pamagitan ng lahat ng ito ng ginagawa ng ilang mga kapatid ay magbunga at makita kung sino ang mga kapatid natin na nawawala na tuka ng ginagawa. Na sana ay sila ay atin ang makasama at makatawang palag. Nang sa ganon, sama-sama tayo sa hirap sa akin ng pag-iis at pagkaguyod sa ministeryo ng ilawan ng mga Spokos. Kaya sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, lalo-lalo na sa lugar nito. Bagamat iyon lang po ang mga kapatid na dito ay taga rito, ay sana ay ilapit na niya ang Spokos pa sa akin kung sino pa yung sadyang mga kapatid natin na talagang makakasama natin. Kaya sa ganon, yung misyon dito sa lugar nito at mangyari na ang sinasabi ng mga Spokos na ako pa rin naman ang siyang maglalapit ng mga kapatid ninyo na sa inyong makakasama sa pagkakaguyod ng aking ministeryo. Kaya lagi natin ngayon panalangin niya ang mga Spokos at bukod doon ay saan man tayo kumaroon ay dapat ay nasasambit natin at nagpapakulala namin siya. Huwag po kayong mag-alak. Hindi lamang po tayo. Hindi hahayaan ni Mag-Iskopo sa bawat lugarin na sabi na niya, ang santuwaryo niya, ang tinatawag na pintuan at hagdanan ng kanyang kahabitan. Kaya napakapalad, ang mga kapatid na dito ay sadyang papangito at makikilala kung sino ang Diyos na atin ngayong binadakila sa huling panahon ito. Ang pangalan niya ay Iskopos. Ito po ang mabuting balita. Magsitayo po ang bawat isa sa atin. Mortuus, et sepultus,
Santidade de Deus, el día de resurrección, amor tuis, ascender a cielos, senedad extrema, de patris omnipotentis, indiventurus, es judicare vivus et mortus. Credo et Spiritum Sancto, Sancta Ecclesia Catholica, Sanctorum Communione, Remissione Peccatorum, Avis Resurrectione, Vita Aeterna. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Potentia manis sos. Sanasa Adina, et Patria. Bonon Ampia.
tinawag ng mas focus sa ito at upang sa kanyang mga ginawa kay kanyang mga sino ang hanggang magpakasakit sa pagpapahira ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Kapurihan Yeso Kristo ang Panginoon at sa kapurihan din ang iyong banal na pangalan Iskopus kahit silisan ngayon at magpasawalang hanggan. Oh,
Amen.